Yo guys, for today's video guys, Paw Patrol coloring book ang ating tutorial. Okay? Ayan, napakaganda na ito. Pwedeng pang personal or pang benta mo sa printing shop mo. Okay? Ayan o. A4 size. So, kailangan mo ng bond paper at photo paper para sa ating cover. Okay? Ayan o. Diba? Okay. So, let's go! Okay guys, so ito yung ating coloring book na Paw Patrol. Sa Canva siya. Ayan, pwede nyo i-edit. So, ang na-edit lang naman dito guys, yung text. Pero yung mga picture hindi na, kasi yung mga picture na yan. Ayan, ito, na-edit ito yung text. Okay? Pero yung picture hindi na. Ayan, naka-format na ito sa A4 size. Pero depende kung saan mo siya ipiprint, nasa sa'yo yan. Ayan, meron tayo ditong 11 pages. Mas maganda ito i-print ng back to back. So ipapakita natin yan mamaya kung paano mag-print ng back to back. Okay? So ito yung template natin na Paw Patrol coloring books. Book lang pala kasi isa lang. Okay? At kapag na-edit mo na yung design natin or yung template natin, ilalagay natin isa sa Epson Photo Plus. So ito yung gagamitin ko guys, Epson Photo Plus, para makapag-print ako ng borderless gamit yung ating L3210. Yung kagandahan lang doon, pwede natin siya i-bypass. Sa mga gustong matuto, ayan, gustong i-explore yung L3210, meron akong in-upload na video tutorial sa ating page at sa Facebook natin. Ayan, sa Facebook at sa YouTube channel natin kung paano mag-print or mag-setup ng borderless sa ating L3210 na gamit yung ibang driver. So, ibabypass nyo yan. So, panoorin nyo na lang guys. Okay? So, dito, kung ayaw nyo na gumamit ng Epson Photo Plus, pwede naman. Kung Photoshop or MS Word, pwede naman. At least makapag-print kayo ng ganito sa A4 size. Okay? So, kaganda lang kasi doon sa akin. Gusto ko siya i-print ng borderless. Ayan. So, dito, makikita nyo Epson L 382 series. So, ang driver na gamit ko ay L382. Pero yung printer ko ay Epson L3210. So, naka-borderless yan guys. Ayan o. Borderless. Okay? So, dito, yung media type, imat ko lang kasi bond paper lang naman yan. Tapos, yung print quality, standard ko na lang kasi sample lang din naman natin yan at bond paper lang din naman yan. Okay? So, pagkatapos yan, i-click mo na yung print. Ayan, start printing pag na-drag mo na dito yung na-edit mo o yung design na ipiprint mo. Okay, so click lang natin yung print. Okay, click natin yung start print. Ayan, para makapag-start na tayo ng printing natin. Ayan, so hintay lang natin yan kasi sinesend pa yan sa ating printer. So, pag okay na, punta tayo dito sa ating L3210. So, mapapansin nyo guys, L3210 yan. Epson. Pero ang print natin ay borderless. So, makikita nyo yung mamaya. Okay guys, so mapapansin nyo, borderless yan. Ayan. So, kinat ko lang para mas mabilis yung video natin. Okay, so continuous pa din yung print niya. At naka-borderless. Ayan. L3210 gamit yung ibang driver. So, iba-bypass nyo na lang yan. Panoorin nyo na lang yung tutorial ko sa mga gusto mag-explore ng kanilang printer na L3210. Okay? Ayan. So, ipiprint mo lang siya ng back-to-back. Ayan. So, pag kalabas dyan, ang gagawin mo dyan, isasalang mo siya naka ganito ulit. Ayan. Para mag-print siya ng back-to-back. Okay? Okay guys, so parang mabilis yung video natin, shortcut ko na lang. So, nag-print na ako dito ng ating mga gagamitin. Ayan. So, ganito ang nangyari dyan, back to back. Okay? Ayan o, back to back siya. Para maganda yung coloring book natin. Ayan. Back to back. Okay? So, kahit ano naman mauna dyan, wala nang importante. Ang importante dyan ay siyempre, yung cover natin. So, ito, niprint ko lang din to kanina sa ating L3210 na borderless para sa cover natin. Okay? Photo paper ito. So, pwede kayo gumamit ng 118 GSM
180. Ayan, 180 or 200 GSM. Pero tignan nyo muna yung printer nyo kung gaano at kung ano yung pwedeng i-print na photopaper. Huwag kayong magpiprint ng basta-basta na makapal kasi masisira yung printer nyo. Pag L3210, 180 GSM lang para sa akin. Okay na yan, goods na yan. Okay, so dito, ang gagawin natin dyan, itutupi natin to. Okay, gagawin natin siyang ganyan. Okay, so parang ganito siya, guys. Ayan o. So tutupi muna natin siya. So ang kailangan pala dito, stapler. At ito, mamaya papakita ko saan ito gagamitin. Okay? At yung centra board natin. Mamaya papakita ko yan. So, itupi muna natin siya na parang ganito. Ayan. Para maganda. Okay? Ayan. So, dito natin siya ilagay. Itupi muna natin. Maganda to pambenta sa printing shop. Pwede rin naman sa Shopee kung gusto nyo. Yan. Magpiprint lang kayo na ito na marami. So, ang presyo na ito, nasa 55. Or 60, depende sa presyong ibibigay mo. 50, pwede na. 50, 55, 60. Yan. Huwag lang bumaba ng 50 kasi alanganin na yon. Lugi ka na dun. Depende na kung marami talaga. Kung marami yung order, mag-adjust ka na lang sa presyo. Okay? Yan. Ganyan lang naman, tutupiin mo lang. Tutupiin mo lang sa gitna. Yan. Napakadali lang din yung gawin to. Okay? Maganda ito sa mga bata. Kasi hanggat may bata, may bibili na ito. So, depende na lang sa pag-market. Okay? So, lagay natin isa-isa. Ayan. Okay, unahin natin yan. Ayan. So, depende na lang kung anong arrange yung gagawin nyo. Basta importante, mahalaga, nakasiksik yan. Okay? Ayan. So, mapantayin nyo na lang. Ayan. So, next natin, ito. So, meron ako ditong pang-cut. Cut ng papel to. So, dito yan, oh. Ayan. So, tinanggal ko lang. So, gagawin ko kasi dyan, i-scoring ko nito para sa gitna. Ayan. Okay? Susukati lang natin. Para pantay. Ayan. Okay? So, bahala na kayong magtansya. Dapat gitna kong gitna. Ayan. Ayan. Tapos sa kabila naman, dapat same din. Okay. So, i-scoring lang natin. Para matupi natin. Ayan. Gitna lang natin. Okay, so gitna. Okay.
Ayan. So dito guys, pwede nyo lagyan ng phototop. Depende kung anong gusto nyo ilagay. Sa akin, hindi ko nilalagyan ng phototop. Ayan. Plain lang siya, pero pwede nyo lagyan ng phototop ng glossy or glitters. Yung may effects. Okay, so next natin. Ayan. Okay. So meron na tayong coloring booklet. Ayan. So kailangan center niya na lang. Ayan o. Diba? So hindi natin na center kasi kamamadali. Kayo na bahala mag-center yan. So, ano lang naman natin to at tutorial para meron kayong idea. So, next dito, gagawin natin, kailangan natin ang stapler. I-stapler natin yung gitna. So, dito, ang purpose nito, dito ko siya i-stapler, saka siya itutupi. Kasi yung iba, dinedirekta. Pero, depende naman sa inyo yan. Ayan. Okay. Stapler lang natin. Dikit ko lang yung stapler. Okay. Yan ah. Yan. Di ba? So, mabilisan lang. Kaya na magpaganda niyan pag na-download nyo itong ating template. Yan. Okay. So, mabilisan lang kasi. Okay. Yan oh. So, di pantay. Mabilis lang kasi yung video natin. So, pwede din naman ah. Ayan o. Diba? Okay? Nga pala guys, yung template natin or yung design natin na Paw Patrol coloring book ay brought to you by kay Kimberly Ramos. Kay Kimberly Ramos Romero. Ayan. Sa kanya ako bumili ng template na yan. Sa mga gustong bumili, i-message nyo lang siya at ilalagay ko na rin yung Facebook page niya or yung Facebook account niya sa ating description or sa comment section para doon na lang kayo mag-message. Ayan, sa mga kapwa nating gumagawa ng design dyan, yan, ipopromote natin yan. So, message nyo lang ako guys sa mga gustong magpapromote na kanilang design at gagawa natin ng tutorial yan tapos ilalagay ko na lang din yung Facebook mo. Or yung kung saan sila pwede bumili sa'yo ng template. Ayan. So, pag-usapan na lang natin yan. At gagawin ko ng libre yan, syempre. Okay? So, shoutout nga pala kay Kimberly Ramos Romero para sa ating template. Okay?